tao ba kayo na totoo yung nangyari kay Jovelyn din sa lugar na yan? Hindi po, kasi kung totoong siya, dapat kami mismo dito sa ano, sa harapan, nalaman namin na may ano dyan. Kaso lang wala eh. O ilang meter lang po kasi yung layo, no? Saka maraming taong pumupunta dyan. Nung una pa lang na araw na pagkawala ni Jovelyn, may nag-ikot na dyan ng mga kumando. Oo. Naglinis sila. Pero oo, wala silang may nakita. Tapos, imposible na si Jovelyn yun kasi maaamoy dapat namin kung si Jovelyn talaga yun. Kasi ilang metro po yung layo ng bahay ninyo? Sa harapan, hindi ko maano eh. So ito po yung crime scene. Isusum lang po natin ang crime scene. Yan. Tapos yung tindahan po sa harapan lang. Ang tindahan po ay nasa harapan. May ilang metro lang po yan? Hindi ko maano yun sa kung ilang metro yan. Siguro mga kulang-kulang, kulang-kulang isang daan. Wala naman wala, siguro mga... Wala. Walang isang daang metro. Yan. So yun po yung tindahan ninyo, no? Opo. Ito yung harapan, mga kaibigan. So yan, napakalapit lang po talaga. So kung talaga may ginawa dyan, sinasabi ninyo, maririnig namin kung sakali. Kahit pero gabi? Wala eh. Kasi tuwing gabi, alas 9 na kami nag-ano eh. Alas 9 na ako nag-asara. Nagsasara? Kaya kung imposible na, kung si Jovelyn, 6:30 pa lang nag-uwi, dapat marinig namin talaga, pero wala eh. Tsaka yung sabi nila na buto, hindi kami naniniwala na si Jovelyn yun kasi dapat nakita na yan dyan kasi lagi-lagi kami may pupunta dyan, nagakuha ng kamuting kahoy. Dyan po sa area na yan? Tsaka may nagadamo yan dyan. Tapos nung nakaraang mga isang linggo, may nagputol ng akasya dyan. Kaya imposibleng hindi niya maamoy o hindi niya makita kasi doon sila sa park na yan. Oo, kasi kung mapapansin po ninyo, ang akasya ay, kailan mo ito pinutol? Mga isang linggo na po. Ah, isang linggo. So kung dyan talaga siya pinatay, simula pa nun siya ay nawala, imposible, dapat makita nila. At saka yung si Tatay Andaya, lagi dyan nagadamo. Tapos yung anak niya kasi nagagardening sila. Wala naman eh. Tapos kahapon lang namin nalaman na may buto nga daw dyan. Tapos kahapon napansin namin, may isang sasakyan doon sa harap ng court na hapon nang umalis. Tapos panay ang labas ng lalaki. Hindi lang namin maano kung ano ang ginagawa. Pabalik-balik ko ba? Hindi. Nag-a-stop siya dyan sa may harapan ng bangin. Ito, ay, din, oh. Ayun, sa harapan ng crime scene. Bangin, so ito yung bangin na ito, yung sila, ito po. Okay, yung area na yan. Okay, anong oras po yun? Nag-start siya mga alauna, tapos gabi na, takip silim na umalis yata. Hindi na namin napansin nung umalis. Tapos so, yun, nung pagkamadaling araw, yun na, napansin na namin na nagsasabi daw na may buto daw dyan. Pero wala, hindi kami nakamit. So ibig sabihin, mula po doon sa crime scene na yan, ilang meter lang po dito sa kinaroroonan natin. Kalsada na po ito. So ito, daanan na po ito eh. Opo. Marami ho ba dumadaan dito? Opo, marami po kasi maraming bahay po dyan. Eh. Okay. Ang bahay nila Jovelyn po ay? Kasunod lang namin. Mga dalawang bahay ang pagitan bago sa kanila. Pero hindi dumadaan dito si Jovelyn kasi doon siya sa kabila. Oo. Sa kabila. Pero dyan, dinadaanan din namin kasi pag nagapunta kami ng church, yung magkakasama kami na nag-church. Opo. Ayun. So, sinasabi niyo po ate na kapag talaga may patay dyan, maamoy talaga? Oo. Kasi ang maliban pa doon, sa kadami-dami ng aso dito, hindi pwedeng, hindi namin maano talaga. Mapansin na may inaagawan sila na pagkain, na mabaho. Kasi dito sa kapitbahay namin, parang 5 yung aso nila. Sa kanin, isa. Tapos sa kabila, dalawa. Kaya hindi namin malaman na may patay dyan. Kasi nga kung may tinatapon nga dito na mga yung mga hayop na naaamoy nga namin yun pa kaya na tao. Oo. Hindi namin talaga napansin as in na may patay dyan. Kasi nung time na kasalukuyan na talagang si Jovelyn, marami na po yung pumupunta dyan. Na baka dyan na nga lang tinapon. Pero wala eh, walang may... Ibig sabihin, nung time na nawawala siya, pinuntahan na po yung lugar na yan. Opo, yan dyan. Marami na po ang nag-ano dyan, mga komando. Tapos yung nag-ano nga sila dyan eh, nagtabas lang lahat ng lalaki para makita. Tapos nag-ikot dyan kasi baka dyan nga lang tinapon dahil nga yan lang ang mga sukal-sukal. At posible na baka kung sakali na inano si Jovelyn, maaring itinapon. Kaso nung time na yun, wala eh. May nag-drone pa nga dyan na ilang
parang dalawang araw na nag-drone dyan, wala eh. Mm-mm. Hindi, walang sinabi na oo. May ano ngayon na lang, kagabi. Okay. Hindi nga namin alam eh. Ngayon lang, ngayon. Ngayon lang, nagulat ba kayo? Opo, nagulat kami kasi sa harapan lang kami ng ano eh, sa harapan kami ng ano na yan, sinasabi na natagpuan yung buto. Mm-mm. Kasi posibleng hindi namin maano dito lahat na kapitbahay. Hindi. Okay. Sabi ko hindi ako naniniwala. Hindi ko kayo naniniwala? Hindi po. Oo. Hindi po talaga. Sige. Talagang ano. Ano yung gano'n din ho ba ang reaksyon ng ibang mga opo, kapitbahay lahat ninyo? Opo, lahat po ng mga kapitbahay namin dito, hindi sila naniniwalang si Jubilin yun. Kasi una sa lahat, ano, yung kung may bangkay man dyan, dapat maamoy talaga namin. Dapat kasi maamoy. Yung basura nga eh, naamoy. Pag nagaano yung tawag nito, pag may hangin na papunta dito sa amin, naamoy nga namin kahit na gano'n kalayo. So ang landfill ay sa unahan pa ninyo yun, di ba? Mas malayo. Mas malayo yun. Malayo. Ilang ano yun, ilang kilometro yun. Mm-mm. Ay samantalang dyan, harapan lang namin, hindi nga namin naamoy. Ngayon na lang, basta-basta na lang na may buto na nakita. Wala eh. Sige po.